pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Aladdin Torres para po explain ano ba itong mga galon. Oh, bakit may oxygen pa? Para po fun din po kasi kailangan din po ng oxygen po. Ano ba 'yan? Rotifer po. Yan po ito po yung starter ko po sa kwan ko. Nagme-maintain po ako ng 30 carboys para after 3 to 4 days lilipat ko na po siya sa tank. Ito ba yung galing doon sa tank kanina? Hindi po sa kwan ko. Sa lab. Opo. Sa lab ito? Okay. Galing sa lab, tapos lalagyan ng oxygen, tapos... Lalagyan ko din po ng starter na rotifer. Na... rotifer? Opo. Oh. So ito, ito ipapakain na? Hindi pa? Hindi pa po, pang starter pa lang. Mamas culture ko pa. Mamas culture pa? Opo. Ito yung binuhos natin, kasi? Hindi, from lab ito, no? From laboratory. Opo. Iba po ito kesa sa algae po. So, gano'ng katagal po ito, yung proseso na to? 3 to 4 days po. Ah, 3 to 4 days. Tapos pagkatapos ng 3 to 4 days, papalitan ko ulit. Talagyan ko ulit ng algae po, tapos starter ko na rotifer. So, after 3 to 4 days, saan pupunta ito? Sa tanke na po. Ililipat ko na po sa tanke as a starter din. Tapos dun ko na po Saan na to? Pagkatapos na to, saan na to dadalhin? Pagkatapos po nitong sa tanke na to, pang starter ko po. Tanke? So dun sa tanke na yun? Yun po yung haharvestin tapos ibibigay po sa LRT po. Okay. Pang larvae. Yung kaninang pinuntahan natin, yun ay para nasa... Di ba larvae din yun? Sa... Yung day 4 na green ay, algae? Pang-upon din po yun. Algae po yun, yung pa po yun sa kwan po. Yung algae po, pupunta po dito at papakain po. Ito po ay rotifer po na starter po para sa mass culture po ng rotifer. Yung rotifer po ay papakain, pangpakain po sa larvae ng sigalit. So itong rotifer, kailangan lagyan ng algae? Opo, kailangan po pakainin ng algae. Tapos yung rotifer, pagka dumami, yun ang papakain sa isda po, sa larvae. Na larvae yung maliit. One day old, gano'n? Opo, gano'n. Ito po siya yung maliliit. Ito na yung rotifer. So ito yung buhay na to, gumagalaw na to kasin. Ang gilip lang yan. Oh. So, galing dito, ilang days? 3 to 4 days po.
3 to 4 days. Ganito na ang kakalabasan. Opo. Oh. Yung dito po, yung ito po, yung starter ko po, ililipat ko po muna sa tanke po. Pag yung sa tanke na po, pag dumami na po, yun po yung harvest ko. Tapos yun yung papakain. So, ilan days dito before lipat sa tanke? 3 to 4. 3 to 4. From dito, lipat po sa tanke. Dito sa tanke, sa susunod. Opo. So, ilan days naman doon sa tanke? 4 to 5 po. 4 to 5. 4 to 5 days. So, 4 to 5 days, magiging ganun na siya. Eh, harvest muna po, tapos... Yan po mga concentrated po. Concentrated po. I-harvest. I-harvest po. Concentrated. Ah, so after harvest, eh, ano, yun ang papakain na doon. Ibibigay na po sa LRT po. Pakain po sa LRT. Hmm. Ito pong rotifer, maganda sa napakain talaga to sa isda. Opo. Kasi maganda po yung nutrients at natural food po. Hmm. Saan ang gagaling yung mga rotifer natin? Eh, stuck po kami at saka nakukuha din po sa wild. Itong ngayon, nakasalang, ilang days na to? Bale, day one po ngayon. Ah, kaya, day one. Oo. Tapos unti-unti, magpabago ng kulay, magiging kulay, magiging, parang dilaw. Magpa-brown po. Oo. So, after nito, saan naman na tayo? Sa, wala na po sa kulay. Ito ay solo to dito, naka... Solo po dito. Oo, solo station lang to kasi. 4 days, tapos pupunta. Pupunta po sa kwan po. Sa pan na, no? Sa tanke po. Sa tanke na. Sa tanke. Tapos sa 4 to 5 days na 4 naman. 4 to 5 days. Tapos siya harvest. Harvest po pa tayo po sa larga. Ba, pwede mo pakita sa akin kung paano mag-harvest. Yun. Sige po. So ito, 4 to 5 days. Tapos isa pala. Ito po. I-harvest. Ito po yung harvesting net. Ano tawag? Planton net. So, ito yung naiiwan sa loob? Opo, yung nasa loob po. Yung rotifer na po. Mmm. Ito parang malalaki yung rotifer dito. Yung mga hintay nito. Ay, hindi pala yun. I-harvest po na po. Kuya, mga gano'ng katagal ang pag-harvest? Isang araw o hindi po, naman? Mga isang oras lang po. Ah, mabilis lang. Yan po nagbabrown na air po. Yan na po yung hinuro po. Pero ito walang shells yan, no? Wala siya. Wala po. So, itong tatlong tangka ko na nandito is yung ginagamit po namin na stacking area ng mga rotifer na pinapasa po sa amin ni Aladdin. So, dito namin nilalagay yung rotifers, tapos i-enrich po namin siya ng IG na galing din po sa laboratory. So, yun po is para po mapataas pa natin yung nutrient content niya, especially yung fats, before natin ipakain po sa mga larvae natin. So, ito po yung binigay niya po ngayon. So, ihahalo ko na po dito. So, meron na po itong IG at saka green algae, red pa na pagkain po nila. So, kailangan po natin siyang salain kasi may mga foreign ano pa rin po dito na pwede pong maka-contaminate sa mga larvae po natin. Usually, ilang beses na bibigay ng rotifer? Bali, ano lang po, morning lang po yung harvest niya. Kaya nilalagay din po namin dito kasi kami na po yung bahalang magde-divide sa pagkain. Kasi ang pagkain po namin is 2 to 3 times per day po. So, di-divide siya. So, ang rotifer, kumbaga sa tao, siya yung nagre-represent na ng lugaw. Kasi yun na yung time na kakain ang mga isda ng pagkain from the outside nyo. So, sa area na ito, nag-maintain ang mga ganito kasi ganito kadami, si computed na siya sa requirement. So, pag nag-bloom ito, ilalagay niya ni Aladdin sa kanyang mga tanke. Agaya niya dyan. Na meron siyang kinukulture sa ngayon na ilang tanke. Para sa ganun, pagkalipas ng 4 na araw, iha-harvest niya yung mga rotifers. Tapos yung rotifers na ito, siya yung ipapakain sa mga maliliit na isda. So, kumbaga, sa food chain, from the algae going to the rotifer, going to the larvae. So, may primary producer, which are the algae. Secondary producer, ito yung ano natin, ito yung mga rotifers natin, tapos yung siya yung papakain sa isda. So, mula doon sa loob,
yung mga cultures po natin sa Carboy, papalabas po siya natin dito. So ito na yung area kung saan minamas-produce natin yung mga algae. So itong algae na ito, pag nag-bloom na siya, that is 3 to 4 days, isusupply na ito doon sa rotifer tank area, sa mass production area for the rotifers. Para ang rotifer, siya naman yung ipapakain sa mga baby na isda. Part din ng mga cultures na ito ay ilalagay din natin sa mga larval rearing tanks para magkaroon ng algal shielding ng ating mga tangke. At in the same manner, bali itong mga ilalagay natin sa larval rearing tanks, magsisilbi din siyang pagkain sa mga rotifer na i-introduce natin for the larvae later. So, pinapakita din natin sa ating mga clients na kung hindi natin kaya mag-produce ng algae sa loob, no, in a complete package, pwede din silang makarequest sa atin ng starters. Yung mga starters na naandun sa loob, pwede natin i-share sa kanila. Tapos, pwede silang mag-culture ng kagaya nito. So, sa setup na ito, hindi kailangan ang ilaw, hindi kailangan ang air conditioning unit, hindi ganyan lang. O, nakalambitin lang siya. So, nagdidepende siya na parang nasa natural environment siya. Ang tawag natin dito is plankton net. By metro ang pagbili nito. So, tinatahi lang po siya natin. So, this is 40 microns, no, ang net size niya. So, specialized na material ito kasi hindi basta-basta nakukunit. And this is imported. So, ginagawa natin siyang bag. Tapos, ikakabit natin dyan sa ibaba. Pero nakasahod siya sa planggana kung mag-harvest tayo. Ngayon ba ako maglagay siya ng planggana. Ayan. So, ikakabit niya. Ayan. Tapos, tatalian niya dyan. Para i-drain niya dito, mabuksan niya yung valve dyan. Ayan yung valve. So, pupunta na lahat dyan? Oo, so unti-unti. Yan ang pag-harvest. So, pag na-harvest na, may mga procedures pa kasi kami ginagawa para mabigay talaga natin yung nutrient requirement ng mga baby na isda. Ito, yung rotifer, dadalhin natin sa enrichment tank. So, may enrichment tank tayo doon. Papakainin natin siya ng specialized na diet. Pagkatapos, siya yung ipapakain natin sa mga larvae. So, naandun na naman kay Judy yung mga larvae. So, kung mapapansin po natin, iba-iba yung kulay ng mga tangke. Meron siyang specific na dahilan kung bakit iba-iba yung kulay. Ngayon naman po kasama natin si Ate Jody Cabangon para ipaliwanag itong si Gani. So, good morning po. So, nandito po tayo ngayon sa area ng larval rearing ng ating si Gani. So, yung si Gani po natin na nandito po is one of the 27 species ng si Gani na available dito sa Lingayen Gulf. So, ang nandito po sa atin is yung si Ganus gutatus or yung mas kilala na yellow spotted po na species. Mm-hmm. So, dito po sa area na to, ang pinakaunang step po na gagawin natin is cleaning ng tanks and preparation po natin ng ating breeding facility. So, ito po yung setup kapag nagkakaroon po tayo ng pairing or yung tinatawag po natin na pagpapaanak ng malaga. So, kung makikita nyo po, may nakasetup na hapanet. So, dyan po natin nilalagay yung breeders ng malaga. So, natural spawning po sila. So, ang ginagawa po natin is nagseselect po tayo ng breeders 2 to 3 days prior po ng first quarter ng moon phase. So, bali nakabase po doon yung kanilang spawning period. So, dito po makikita natin, ipapakita ko po yung itsura. Ito po yung female natin na breeder. So, kapag sa actual po ito is malaki po yung abdomen niya. And yung male naman po, kapag pre-nest po natin is slightly yung abdomen, meron po siyang ilalabas na milk. Mm. So, makikita na po natin kagad yung difference nila na female and male po natin na breeders.
So yung ratio po na ginagamit po natin is isang babae, dalawang lalaki po. So yun po yung nilalagay natin sa isang babae, dalawang isang lalaki. Dalawang lalaki. Ayun po. So pag na-set up na po natin sila sa hapanet, antayin natin na magre-release sila ng eggs. And then makikita naman po natin siya kasi visible po siya. So ganito po yung itsura ng egg under the microscope. So ang egg, ang itlog po kasi ng siganid, unlike other species, is adhesive po siya. So, makikita po natin agad kapag nag-release na sila kasi may mga nakadikit na po dun sa net. So, kapag nakadikit po sila, ibig sabihin is fertilized. Kasi yung iba po, may mga chances po kasi na hindi sila na-fertilize, so lumulutang lang po sila. So, yun po yung mga bad eggs na tinatawag po natin. So, ito po yung itsura naman po sa larval development niya. So, from day zero, so yun, very transparent pa po sila. And, napakaliit po ng mouth opening niya. So yun nga po yung isa sa mga critical na area na binabantayan natin kapag nandito po sila sa stage na to, kapag nag-start na po sila sa feeding. So ayan po, so ito yung day 2 at nagkakaroon po sila ulit ng morphological change pagka nag-day 12 na. So from day 12, nag-start na po sila na mag-nibble sa mga sa tanks. So ayan po, pag day 17 naman, dito na po yung start ng pagpapakain po natin another ng Artemia. So, nandito po yung mga natural food po nila. Ayan. So, pinakauna po, aside from dun sa na-discuss na rotifer po kanina, meron po tayong bagong innovation ngayon or bagong discover na food po nila. So, ito po yung Donaliella species po. So, bali, ano din siya? Oo. Phytoplankton din po siya. Pero, ang pagkakaiba niya po sa chlorella, meron po silang flagella, which is isang characteristic yun ng phytoplankton. So, nakakalangoy sila. So, moving po sila. Pero mas maliit compared sa rotifer, which is more suitable po sa mga mas maliliit nating isda. Oh, akala ko kanina, cholera lang. So, ano po, halos kapares po siya sa chlorella. Pero pag under the microscope, titingnan po natin, iba po siya yung itsura niya. So, meron po silang mga flagella po. So, moving po sila. Oh. So, yung next po natin is ito na po yung kanina kay yung tinurn over po sa atin ni Aladdin. So, yung rotifer po natin, enriched na po ito ng IG para po sa pagpapataas pa natin ng nutrient content niya. And also, meron din po itong halo ng algae para available din po yung food. And yung next po natin na ginagamit po natin na pakain kapag nasa day 17 na po sila is ito po yung binabanggit natin kanina na Artemia. So, imported po ito. So, balang ginagawa po natin is pinapahatch po natin ito 24 to 36 hours. So, kapag na-harvest na ito na po yung itsura niya. So, red na po siya. So, another natural food po ng ating siganid po. Live po na pagkain. So, aside from this natural food po nila, so, kapag po nakulangan tayo and also supplemental feeding po na ginagamit natin is mga artificial feeds. So, ito po. Ito yung ginagamit natin kasi mataas din po siya sa, mataas din ang protein content niya. So, ito po is nasa 48%, which is yung need po talaga ng larvae natin para mas mabilis po sila lumaki. Day 8 po kami nag-start ng feeds. Apo. Bakit kailangan magpalit-palit pa ng, ano, ng pakain? Hindi ba pwedeng rotifer na lang hanggang matapos? Actually, ma'am, ano po, yun nga po yung na-explain ko po kanina, like si Donaliella, mas suitable po kasi siya dun sa early stage niya kasi small pa po yung mouth opening nila. Mm-hmm. So, kailangan po natin siyang hanapan ng mas maliliit din na pagkain. And then, si rotifer naman po, pwede naman po siyang continuous, pero yun nga po, habang lumalaki din yung isda, naghahanap din siya ng mas malalaki niyang pagkain. Mm-hmm. So, ito si Artemia naman yung binibigay natin sa kanya. So, ito is from one day up to what day? Ito po sir, ginagamit po namin ang rotifer pagka day 2 na po. Day 2 ang start po namin up to day 20 or day 25. So, depende po kasi adjusting din po kami kung nakita po namin yung growth ng isda na medyo mabagal. So, maliliit pa sila. So, kailangan din po nating i-adjust. Pero kung at day 20 is kaya na po nila na Artemia na lang and feeds, yun po. So, ganun yung ginagawa. So, day 2 to day 20. Opo. So, from day 20, Artemia. Artemia na. Pero, yun nga po, pag available naman po siya at available naman po yung rotifer at wala pa po kaming next batch na papakainin. So, continuous pa rin po siya. Mm-mm. So, ang adjustment po is nasa, makikita na po ng technician. So, yung
after day 20, pwede na yung feeds? Ito po actually, sir, ano po siya? Supplemental na po siya from day 8 pa lang. So, nagpapakain na po tayo ng Donaliela, ng Rutifer, tapos feeds. Kasi yung pagpapakain naman po natin is not just once a day. So, alternate po siya. So, pag morning, papakain tayo ng feeds and then yung natural food and then... Ilan hours? Usually po, sir, ang ano po namin is 3 to 4 hours po. Yung alternate po. Itong clear na... Ito po, andito po yung... ito po yung stocks natin ngayon. Bali, day 15 po yung available natin na stocks. Ito yung siganid? Oh, ito na po yung larvae po ng siganid. So, day 15 po siya. So, bali yung re-ring po pala natin is up to 45 days. So, 45 days po bago natin siya i-harvest. And then, yun po yung ibibigay natin sa mga fish farmers natin. Either mga fish pond operators or pwede rin po sa mga fish cages. So, after nito, saan na tayo? Okay, ito na yung finish line. Ito na po yung finish line dito. Kasi bibigay na po sa fish farmers. Okay. Oh, thank you, ate. Napag-alaman nga po natin na marami tayong pwede ipakain sa ating mga siganid. Abangan nyo pa po ang aming mga susunod na episodes dahil marami pa po kami ipapakilala sa inyo at ibibigay ng mga marine resources. Ito po ang Agree Ako Dyan. Tayo na mga kababayan. Agree, agree, agree ako dyan.